morning, everyone. Arman Benko and Mr. Francisco Colaico. We usually have a once a week powwow before we start our work week. Pero this time we started it on a Tuesday because yesterday maraming office work sa KSK SMP Co-op. So pumayag si Mr. Colaico, gambalain natin siya dito sa kanyang bahay sa BGC. So good morning, FJC. Oh, good morning. Oh. Thank you for the breakfast. Mukhang panghapunan na. Kaya nga, sabi ko, konti lang dapat because we're having lunch sa Cavite, di ba? Cavite, yung banko natin nandoon, ano? One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City. So, this morning, kaya tayo meeting. Tayong gagawin doon ngayon, mimitingin natin yung one of the biggest sectors, educational sectors in Cavite. Alam mo yung banko natin, position by sector. Mm-hmm. In other words, maliit tayong bangko, hindi tayo pwede lumaban sa lahat ng bangko. So, humahanap tayo ng isang sektor, nandun tayo makilala, nandun tayo maging expert na tumulong sa sektor na yun in terms of loans, in terms of government services. Educational sector ang pinili natin, di ba? Mm-hmm. So, teachers, students, school owners, and yung suppliers sa eskwela. Mm-hmm. Yan ang ecology natin. Mm-hmm. Yan ang sector na sa Cavite tayo nagko-concentrate ngayon. Anong servisyo ang iniisip niyong beneficial doon sa ecology na yun? Alam mo, sa kanyang ecology, sa isang eskwela, ano ba kailangan ng isang business owner? Ako may mayaran ng eskwela. Working capital. Hindi naman lahat araw-araw tumatanggap ako ng tuition. Correct. Oh, wala. Tumatanggap ako tuition sa buwan na to. Tapos, anim na buwan, wala akong... Yes. So, kailangan ko yung pantawin. Ang gastos, cash flow. Diba? Yan. Pangalawa, yung mga teachers na lubog sa utang ng 5-6. Yeah. Babawasan natin yung may kitang kalahati, ang bawas ng cost of money nila para naman mas reliable yung source of loan nila. At pwede panlakyan pang improve ng bahay nila, pang education nila, pang whatever teachers need, di ba? Same way, yung mga pamilya ng mga estudyante nag-aaral sa eskwela, lahat dyan, kahit papano, nangangailangan ng funding. So, maaari rin maging kliyente mula estudyante, guro, pati yung school owner. School owner, parents, parents, suppliers sa eskwela. Uh-huh. Lahat yun. Pamilya ng suppliers sa eskwela. Yan ang yan tayo umiikot sa Cavite. Yung huling vlog nyo, yun nag-present pa lang kayo sa kanila. Ngayon, talagang usapan na kung paano. Ano bang pangangailangan nila? The 250 school. Maganda, magaman. Good enough na number. No? Siguro yung mga kasamahan natin sa likod ng camera, yung scriptwriter, lights natin, yung director natin, mga ilan ba kayo? Dalawa lang kayo, no? So pupo na rin kayo dito para... Sir, nag-Valentine. Ang ilang taon na ba kayong kasal ni Max? 49. 49 years? Ha? Mag-ano na kayo? Next year. So, golden. Paano pa ba nag-celebrate ng Valentine ang couple na mag-golden years na? Family dinner. Wala na yung masyado yung una-una. Wala ka nung kamigana nung lalalabas na yun. Mas gusto nga ako nagluluto o pag-private ko na lang. Kung ano pa ang gusto yun, parainin, di ba? Yan. So, family, tama ako, tama. Ang importante din sa ating meeting mamaya, maintindihan natin ang pangangailangan nila. Mm-hmm. Yun ang importante. Kasi hindi natin pwede ikwersa yung sa yeah, yeah. Kailangan mapunuan natin yung pangangailangan nila. Maiba mo konti. Pero, sir, yan ang naalala ko dati, kinakwento mo noon pa. Nandung 1990s na magkasama pa tayo sa
unang pagkakataon na kliyente, mga school, na nabanggit mo na rin yan. Ask the victim, sabi mo dati. Sa pagne-negosyo, ask the victim, yung customer, no? Pag minsan sa negosyo ko, ganyan eh, di ba? In love doon sa produkto o servisyo. It's always the need. Ano yung pinupunan mo ba ang kailangan? Madami ka sa mga entrepreneur. In love sila sa naisip nila produkto. Hindi mo kailangan ng customer. Hindi sa atin, idea tayo. Tapos kausapin yung customer. Ah, hindi importante sa amin yan. Iba pala ang pangalangan mo.